Halina, tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ginugunita ng inang simbahan si San Pio ng Pietrelcina, isang pari at banal. At upang tayo ay maging marapat na makasalo sa ating banal na pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ng iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayong siya'y pinararangalan na umuunlad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran at itampok kami bilang tugon sa kanilang kahilingan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, inuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatalihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag na mapagpala ng Diyos ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Ang
salitang mula sa Diyos, kapag isinasalong ay mamumuha ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating nang dating ang mga tao na nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang mga napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi sa kanyang paghasik. May binhing nalaglag sa daan at nayapakan ang mga ito at tinukan ng mga ibon. May nalaglag sa kamatuhan at pagtubok na tuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang mga may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y pinagkaloob ang malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamagitan ng talinhaga, ito'y upang tumingin man sila, hindi makakakita. Makinig man sila, hindi makakaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga nakinig ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso na wala silang sandali subalit sa panahon ng pagsubok, tumiwalag agad. Ang mga naghasit naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig ng alalahanin sa buhay at pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi hinog ang kanilang mga bunga. Ang mga naghasit naman sa matamang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa ito'y mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ako po bilang pare, wala po akong vocation story na nagsuot ako ng damit-damita ng pare, nagmisa-misahan. Ang meron lang po ako, palagi ko pong naaalala mula nung aking pagkabata. Hindi ko pa pwedeng sabihin nung ako'y maliit pa, sapagkat hanggang ngayon ay maliit ako, ay ang pagbabasa po ng buhay ng santo. Kapag po binabasa ko po yung buhay ng isang santo, para bang isa siyang bayani ng pananampalataya. At isa nga po sa pinakakatangi-tangi at modernong santo sa panahon ngayon ay si San Padre Pio na kanyang kapistahan sa araw na ito. Alam niyo po si San Padre Pio, hindi po siya pinanganak na banal agad. Hindi po siya pinanganak na mabuti agad. Kung tatanungin po ninyo, si San Padre Pio, mainitin ang ulo. Maigsi ang pasensya. Palaging nagagalit. Para bang wala ang Diyos sa kanyang puso sapagkat kawalan ng pasensya
at init ng ulo na nagreresulta sa galit. Pero kalaunan, natutunan niya ang daan ng ating Panginoong Jesucristo, naging ganap sa kanya ang salita ng Diyos, ang binhi ng pananampalataya tulad ng sa mabuting balita. Hindi lang po napunta sa dawag, hindi lang po napunta sa batuhan, kundi sa matabang lupa. Dumating nga po sa pagkakataon, ang daming mga taong nangungumpisal kay Padre Pio. Bakit nangungumpisal sa kanya? Sapagkat sa kanyang kabanalan at sa kanyang pagiging matatag bilang isang pari, ang mga tao'y naakay niya sa pananampalataya, naakay niya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid, ang hamon sa atin dito, tayong lahat na nagtamo ng pananampalataya, tunay nga ba talagang ito'y lumago sa ating puso? Kaya masasabi nating, Panginoon, ako po'y sumusunod sa inyo. Pangalawa po mga kapatid, dahil po ang dami pong sumusunod kay Padre Pio, para bang ang simbahan noon ay nagulumihanan. Pinatigil siya. Pinatago muna. Sumunod siya. 30 taon, 40 taon ang lumipas. Wala po siyang reklamo. Sumunod siya sapagkat alam niya ang pagsunod ay daan patungo kay Kristo. Mga kapatid, tayo pong lahat mga binhi. At bilang binhi na hinasika ng Diyos, saan kaya tayo tumubo? Dinala ba natin ang ating sarili sa batuhan? Dinala ba natin ang ating sarili sa dawag? Dinala ba natin ang ating sarili upang matukha lamang ng ibon? O nagsusumikap tayong dalhin natin ang ating sarili upang tayo tumubo sa matabang lupa? At ang pagtubong ito ay hindi dahil sa ating kagalingan, sapagkat tayo'y kinaawaan ng Diyos sa pagiging tapat nating lubos. Mga kapatid, lahat po tayo'y nabubuhay lamang sa awa ng Diyos. Tayo'y nandito, namimintuho sa mahal na poong Jesus Nazareno, humihingi ng awa, humihingi ng habag, humihingi ng pagpapala upang tayo'y dalhin ng Diyos sa tamang lupa upang tayo'y magbunga ng masagana. Mga kapatid, nagbunga ang paghihirap at pagdurusa at kabanalan ni Padre Pio. Dalaman niya ang sugat ng ating Panginoon. Nagkaroon po siya ng stigmata. Pero hindi po yun naging hadlang upang ipakita niya siya'y hirap na hirap. Bagkus ang kanyang pinakita, kaisa niya si Jesus sa paghihirap, kaisa niya ang simbahan sa paghihirap, kahit mahirap, dadalhin pa rin dito tayo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa tayong lahat na mga binhi ng pagpapala, tumubo nawa sa tamang lupa, sa kaharian ng Diyos na palaging mapagpala. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuruan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating panalangin sa Ama. Sa bawat panalangin ating tugon, Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tigi 100 ani.
Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway wag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito. Bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan ng magbunga ito ng masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inialay ngayon ni San Pio ng Petsasina ay pinararangalan at makapaghandog sa iyong karangalan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinararangalan sa paumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy mapaghanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo inyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsagalang nawa tayo ng katawan na tugon. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. The bread, the light which dispersed.
the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong pagginugunita si San Padre Pio ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Matapos po ang misa, magkakaroon po tayo ng veneration po ng relic ni San Padre Pio. Kaya po matapos pong wisikan po ng tubig ang lahat, pipila po tayo ng dalawa sa gitna para po pwede tayong humipo o humalik sa relic po ni Padre Pio matapos ang banal na misa. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa atin pong parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.